Magandang gabi sa ating mga kapamilya, syempre to our PBB community, to our kasabawers, at sa ating mga kapatid. Nandito na naman tayo para maghatid ng sabaw na napakainit. Kaya kumonect na kayo dito sa tahanan ng mga sabaw, Pinoy Big Brother Connect, sa Connect Prime Time Show. Yes, Ate B! Mm. May schedule ba tayo when we wear black and white? Alright, eterno na naman tayo today. Tomorrow! Anong kulay? Sige. Depende. Sige, hulaan muna natin. Pero on Thursday, can we wear something red? Then, probably on a Friday, blue? Blue? Oh, sabi na. No, sorry. Red, green, and then blue on a Saturday. Pwede. Para, the last dance. And speaking of the last dance, it's our last Tinola Tuesday. Today. Pero, as we say that one, nasa huling linggo na tayo ng ating pagpapakasabaw. Ang hirap isipin, pero bilang na ang mga oras natin. Siyempre, pero it's okay. Ilang araw na lang ang natitira bago ang ating big night. At ngayong linggo ay malalaman na natin kung ano ang magiging kapalaran ng anim na natitira nating housemates. Napakabilis ng oras at mamimiss ko itong pwestong ito. Kasi mo, Ate B, nagsimula sa... that show kung saan kasama natin si Direk Loren. Kumulitan. Dapat pagbibigay ng star. Kumulitan. Tama ba? Kumulitan was the name, and that was like we started a month October? Before the official show. Diba? Kasi ilang buwan yun na parang medyo audition process with Direk Loren. Yes. A month. Mga ganun. Grabe. Oo. Totoo. Mamimiss ko yung upuan na to. Yung pwesto na to, yung gantong oras, grabe. Tapos yung pasensya na, well, I say this in the best way possible na, yung internet, ano nangyari sa internet ko? Ano nangyari? Kahit ganun yung connection natin, internet connection, syempre nakita dito na kahit tayo magkakalayo, magkakasama pa rin tayo at connected tayo. Yes, definitely. Kaya naman habang may oras pa tayo, lubusin na talaga natin dito yung... Yes, dito yung aso ko dito nagre-react dun sa aso mo. Pero yung aso ko, yung aso mo nagre-react din sa aso ko. Ano pa? Oo, nagre-react ang mga aso. Pero eto na, I think, alam mo kung bakit nagre-react yung mga aso? Why? I have to go somewhere. Oh, that is why. Okay. Okay. Si Ate Bianca po, mga kapamilya, ay magkakaroon ng isang special task. At kung ano yan, yes. Abangan sa mga susunod na araw. At totoo, may kinalaman ito sa ating yes. Big night. Okay? Yes. Ate Kaya B? Ito, ako'y magbabalik. Ate B? Aba, binigyan ako ng ano ha? Ang mga kaganapan sa aking pagbabalik. Well, ginawa ko nominado. Pero yes, we wanna say thank you. Lahat ng mga kapamilya natin na nakisabaw po sa amin kahapon, lalong-lalo na ang isang, I think, official na sabaw at lutang na latest evicti natin na si Chico. Chico! Chico, maraming salamat sa iyo. Pero I got to talk to Chico a while ago dahil nga may special task siya na mangyayari at makikita po natin in a few days. Pero yes, we wanna say thank you to Chico and sa lahat ng mga sabaw na sinabi niya. But, ang sinabi ni Chico, ang big four niya kahapon na tumatak sa akin ay si Ralph, si Kobe, si Leofer, and Gian bilang the big winner. Bilang the big winner. Say that right, no? Okay. At maraming mga haka-haka about what's gonna happen for tonight, lalong-lalo na ang ating official hashtag, huwag niyong kalimutan, PBB First Challenger Task. Ano kaya ang mangyayari? Well, sinabi na nga ni Kuya and we were tagged before, pero ang mechanics at yung game para mawala na yung confusion, malalaman po natin later on. Kahapon, and I confirmed this with our boss, tama yung hula ko. Pero yung official mechanics ay sasabihin po later on. Kaya pakinggan yung mabuti ang mangyayari at magaganap dahil kung ano man yun, yun ang magde-determine kung sino nga ba ang ating magiging big four. Alright, pero syempre, ang dami kasama natin dito.
si Roby na sabi ng ha, LeBron lang saka lang, ang daming inggit. Roby ang oh, okay, I can't say that one, Roby. Pero syempre, if you watched yesterday, I wanna say lots of things. Dito, nanunod ako, nakita ko yung mga comments ninyo. But the official one, yung mechanics na sabi ni Web, basically, may group A, or group Ralph, and group Amanda. And then, kung sino yung matatalo doon, magbababay na. Yun. At doon natin malalaman yung top two ng bawat grupo na pinili nilang dalawa, at yun ang ating magiging big four. Got it? You should. Okay. At yung mga groupings, actually, all thanks to the PBB updates ni Richard Juan, nakita po natin kanina. But the stories and what the game will be all about, makikita po natin later. Yung first game na nakita ko si Kobe, is that right? Sa teaser natin, may kinalaman sa mini cups at kailangan nilang i-balance. But, of course, yun lang yung alam natin for now. Later on, mabibigyan na tayo ng more information and also mabibigyan tayo ng pagkakataon na makita yung mga laro nila. Okay? But, before we get to that one, I'm sure na-miss nyo to. Dahil ako, na-miss ko to ng lubusan. Ladies and gentlemen, dito sa PBB Kumunek Primetime Show, dito na buo ang matinding sabaw. And maybe, perhaps, for the last time for the season, ito na baka ang magiging huling sabaw natin for this whole season. Kaya, who's this? Kuya Rodney, pakita mo na yan. Spill the sabaw? Sabi ko, this is spill the sabaw. What is happening? Okay, spill the sabaw. Itong sabaw na to, I think medyo may ano to eh. May hanginess, may sipa ng asim, pero medyo may konting anghang, pero ang maganda dito sa dulo, andun yung sarap. So I can have a certain sinigang na baka na nilagyan mo ng maraming sili. Ate B, we can't hear you, sorry. Madaming sili. Hindi ako nagsasalita. Ah, sorry. Ayan. Ang bilis, madaming ha? Madaming sili. Ganun talaga pag on call kay Kuya, talagang mabilis ang galawan. Kaya as in ganun? Shuk-shuk? Ganun? Nakuha agad ang specimen? Ganun talaga. Okay. Para kay Kuya. Pero, I'm excited to see the sabaw. Grabe yung setup mo. Parang talaga... Oh. Matindi. Matindi talaga ang spill the sabaw dahil nga may konting, parang may konting, ano eh, I don't wanna say alat, pero kasi yung salt nagbibigay, na-enhance yung flavor. Konting asim, konting anghang, pero it mixes well at magkakaroon tayo ng, okay. Konting realization na, okay, ganun pala yun. Nag-hal-hal ka perfectly. And to know what we are talking about, ladies and gentlemen, perhaps the last sabaw of the season, ito na po. Maybe she doesn't, I don't think she did, is doing it on purpose. Maybe na-misinterpret mo. Yeah. Baka kasi ganun lang talaga. Yeah. Ganun talaga siya palagi pag magkukwento ako. Tapos yung, halimbawa may kukwento yun lang ako, sabi niya, ikaw kasi, ganyan ko. Alam mo, parang, kasi parang saan, the way yung kumano siya, parang hindi, alam mo yung parang, She, I don't think she's not doing it on purpose. Parang hindi siya talaga yung seryoso. Yeah. Yung parang biro lang yung tone niya. But, para sa akin, parang seryoso talaga siya kanina. Yun yung, alam mo yung pinimisinterpret niya yung story mo, tapos parang ginagawa ka niyang, alam mo yung masama, ganyan. Kasi narinig ko siya palagi pag nagkwento si Ella, tapos yung mga tanong niya, nakaka-bad trip. But what Ralph was trying to say lang is parang, yeah. Hindi naman siguro intention niya man. Parang ganun. Yun lang naman yung sarap. Baka ganun lang talaga siya as person to try. Ganun siya makipag-communicate. Ganun siya makipag-communicate. Oh. Okay. That was a scene kung saan nakita natin si Gian
nagiging emotional. Usually si Gian siya yung palaging tumatawa, palaging nang-aasar. Pero ito yung isa sa mga moments na imbis na mang-asar si Gian, siya yung naasar. Kanino? Naasar at parang na, I guess parang nasaktan. Oo, medyo may kirot. And madaming comments dito sa ating Kumu Live na gusto natin i-correct, okay? Ito ay, kasi madami nagsasabi, bakit pinag-uusapan pa si Ella and nawala na sa bahay? Actually, hindi si Ella ang pinag-uusapan ng mga housemates, kundi si Amanda. And ito ay nangyari a few weeks ago. Yes. Or, yeah. Actually, to put it into context, no, this happened February pa. So, tagal yung pangyayaring ito, bago pa nangyari. I'm sure daming nangyari in between from that point hanggang ngayon. Pero nakita natin na parang para kay Gian, hindi maintindihan ni Amanda yung mga sinasabi niya. Or mga kwento niya. But in defense naman, ni Amanda, meron siyang mga kasama. Like si Andrea and Ralph na kaibigan din ni Gian na pinapaintindi sa kanya na wag mong i-misinterpret. Baka ganito lang pinanggalingan. So, makita natin yung kaibahan ng pinanggalingan nila. And siguro ang maganda doon is meron nga siyang mga kaibigan na magsasabi na baka ito lang yung iisip mo. Isipin mo rin yung lugar niya kung saan siya nanggagaling. Pero yun pala, no, nakakagulat na meron palang, syempre hindi natin pinapalaki, no, pero meron palang ganitong backstory. Kasi nga, tulad na sinabi mo, si Gian usually hindi naman natin nakikitang na-affect sa mga ganitong bagay. So siguro lang may nagawa or may nasabi si Amanda na interpretation ni Amanda sa kwento niya. Tapos yes, hurt siya, in-open up niya sa friends niya. Tapos yun nga, sinabi naman ni Ralph, Kobe, and Andrea na mukhang hindi naman yun ang intention niya. I'm interested to find out kung ano nga ba yung mga nasabi niya. Pero more than that, paano niya nasabi? Kasi baka mamaya, syempre, aminin natin, malayong malayo ang mundo ni Gian at Amanda. Pero nakita naman natin sa iba't ibang mga clips, no, sa TV, okay naman sila. Gulat lang tayo na may ganito pala. And also, natin, yes, go ahead. Makikita natin kung makaka-apekto ito sa challenger's task. Diba? Kasi nga, akala ng karamihan, si Mika ba? Yung nasa loob ng white challenger. Mm-mm. At saka si Russo ang sabi nila. Para doon sa black. Actually, interesting kasi pala itong eksena to nangyari bago nung karapat dapat tasks. Eh di ba nung karapat dapat task 2 sila ang last two standing, Amanda and Gian, remember? Oo nga. Yung biglang kumam from behind win si Gian na learn yung technique. Well, malalaman natin kung sino nga ba ang pinili ni Ralph at Amanda para sa kanilang challenger task as we have the first one right now on PBB Connect. Let me just recap, ano. I don't know if you said this kanina while I was on my secret task, pero si, tama ba sinabi ni Chico na ang feeling niya, pipiliin ni Ralph si Kobe, pipiliin ni Amanda si Andrea, pipiliin ni Ralph si Leofer at pipiliin ni Amanda si Gian. Correct, Bianca. Discarte. Abante. Ayan na. Teka lang. Tayo ang challenger. Pero pinaiba ni Kuya yung lakad din eh. Grabe yung lakad ni Amanda eh. Sila todo ang dalawang challengers na manghahamon sa inyo. Sila ang dalawang challengers na manghahamon sa inyo at ang bawat isa
ay pipili ng dalawa sa inyo para kalabanin nila. Gagawin nila ito sa pamamagitan ng paglagay ng X sa litrato ng kanilang mga pinipili. Kapag ang isang challenger ay nanalo laban sa dalawa sa inyo, maaagaw niya ang isang spot mula sa Big Four. Ibig sabihin, dalawa ang maaaring matanggal sa inyo mula sa Big Four. Kung ano ang challenger task na ito, malalaman ninyo sa mga susunod na araw. Maya-maya pa ay muling nadinig ang hudyat upang mag-umpisa ang paglalagay ng marka sa mga hahamunin. Sila ba talaga yan? Bakit ibang iba yung galaw? OMG! Si Andrea ang pinili. Ralph para kay Andrea. Okay. There is my friend. Ang una. Ano si Ralph ang black? Ng black. Yes. Si Amanda ang white. White. Ay ikaw, Andrea. Sunod na magbibigay ng marka ay ang white challenger na si Amanda. Oh, wow. Okay. Wow, nakagulat, ha? Ang unang inahamon ng white challenger ay ikaw, Gian. At para sa pangalawang hahamunin ng black challenger na si Ralph? Guys naman. Oh, okay. I knew it. Ralph challenges Codrea. At natatawa si Kobe. Kilala kaya niya? Feeling ko kasi ang tagal nilang nagkasama. So alam mo ang galaw ng black challenger. Good friend mo eh, di ba? Kobe. Kaagad namang pinuntahan ni white challenger ang natitirang si Leofer. Of course. Leofer for... Mika. We really think it's Mika. Hey, Mika ba yan? It's Mika nga. Yung lakanin. Sigaw. Ang ikalawang hinahamon ng white challenger ay ikaw, Leofer. Challengers, sa puntong ito, kakabalik na muna kayo sa activity area. Diba? Kinuha niya rin. Sayang, Ben! Ganyan siya mag-perfume eh. Wow! Ang angas nito sa maglakas. So they think it's Russo and Mika. Isipin ang posibleng mangyari sa haharaping hamon. Sino yung nagsabi na paano kung si Russo ako yung pinili? Ako. Sinabi mo kasi... Okay, Chico, if you get to watch this... Ano ba to? 1 versus 1 or 2 versus 2? Sayang, mali. I think this is it. 1 versus 2. Once a bit lang. Kasi yung advantage natin, tagal natin is...
kung matatalo tayo. If I'm not mistaken, based on what we saw yesterday, kung ang kasalukuyang Big Four ay binabantayan ng kanilang mga platform, naging usapan naman ng mga challengers ang naganap na hamunan. Doon sa isang okay, task, kung saan mayroong mga little cups, di ba? Hindi tayo nakilala. Ayun yung mahalaga. Ayun yung magiging challenge na Ralph, Amanda, at Kobe. Lord, sana babayan niyo din po ako. Ang isang sure challenge niya? Oo, ang bawat isa para sa developing challenges. You know how good this is. Don't think like that. So they really think it's Rusu, babe. You can compete. Look at where you are. Kung kaya niya, kaya mo. Yeah. Ano pinagkaiba niyo? Pareha tayo tao. Si Andrea tuloy ang pangamba dahil sa naganap na hamunan. So what? That's Rusu. Good. So what? You're good also. You have better. You have two hands, you have two feet, you have a brain. Don't, that's where you're already losing if you put him up there and you put yourself down there, Andy. Ganda ng pep talk ni Kobe, ha? Give it your all, talaga. And enjoy. Ang ganda ng you have two hands, two feet, and you have your brain. Ang ganda no? Also, you got your heart. I have... Hanggang oras ng pagtulog ay palisap pa rin ang Big Four. Sino makatulog, oh? I think if there's an award, oh nga pala, no? Huling ay, oh nga, awards natin! Pero hindi pa rin nauubusan ng mga pasabog si Kuya dahil nga sa revelasyon na may challengers na magtatangka if there's an award na Four, most improved housemate as early sa ating mga housemates. As now. Hello, actually, hindi pala as early. Patapos na tayo. One contender would be Kobe. Sino-sino sa Big Four ang hahamunin ng dalawang challengers. Pero papaano kaya haharapin ng Big Four ang mga hamon kung malalaman nila na ang mga magtatangkang umagaw ng pwesto nila ay ang malalapit na kaibigan na sina Ralph at Amanda. Narito, panoorin natin lahat. Maagang ginising ni Kuya ang challengers at pinatawag sila sa confession room. Oh my gosh. Muli niyong ipaparamdam sa Big Four ang inyong presensya sa pamamagitan ng paghanda ng kanilang almusal. At para malaman nila na galing ito sa inyo, mag-iwan kayo muli ng mensahe para sa kanila. Bakit? Kailangan takutin. Diba sa confession room ay kaagad nagsimula ang dalawa sa paghanda ng pagkain. Grabe naman! Mahimbing pa ang tulog ng Big Four pero tapos na sa paghahain si Ralph at Amanda. Sana naging mahimbing ang tulog niyo. Grabe! Baka ito na ang huling kain niyo sa bahay ni Julia. Palabas ni Amanda at Ralph ay ginising ang kasalukuyang Big Four na mga boses na inaakala nilang challengers na sina Mika at Rusu. Rusu! Rusu! Rusu yan! Mika! Mika! Good morning, girls! Bakit natamad-tamad kayo? Gising na! May mga hamon pa sa inyo. Good morning, girls! Bakit natamad-tamad kayo? Gising na! May mga hamon pa sa inyo. Tanghali na, mga parkour. Good morning, Rusu. Baka makuha yung mga pwesto nyo. Ready na, mga challengers. I had a feeling the night before that they're gonna wake us up for something like that. And I was right, Kuya. Uy! Love you! Thank you! Ito nga, si Mika nagluto! Maya-maya, tinipo ni Kuya ang Big Four para sa isang anyong show. Big Four. Magtipon-tipon sa garden area. Big Four. Favorite yung voice. Favorite nung voice yung shirt na yan, para no? Makilala yes. Ninyo ang Black Challenger.
OMG! Black Challenger, magpakilala ka na. Hi. Oh my God! No way. Nakikita niyo ako ngayon. Ito pa rin ako, nandito pa rin ako sa bahay ni Kuya. Dahil gusto ko talaga mapabilang dyan sa Big Four na yan, kaya lahat gagawin ko. Alam ko, nilaban nyo yan, pero hindi porket ibig sabihin sa inyo na yan. Naniniwala din ako sa sarili ko na kaya ko din na papabilang dyan sa Big Four. Kaya gagawin ko lahat dahil gustong-gusto ko talaga maging Big Four. One thing I see in Ralph, whenever he talks, pansinin nyo, yung eyebrow ko yung maganda. Yes po, Kuya. Alam mo na gagawin mo, ah? Yes. Magkakabalik ka na muna. Alam mo, nail ko na itong hinihintay. Pagkakataon. Pero kay Russo yung boses kanina. Grabe naman yung dagger looks! Kuya, kailangan ba yun? Kasi yung ano natin kapon. So, what do you think? We're gonna go against everyone still. Susunod! Welcome to your challenger. Oh! OMG! Grabe! I love it! Hello mga kapamilya! We are live na live on a Tuesday night, our final Tuesday before the big night. Grabe pa ni Andrea at ni Kobe nung nakita nila na si Ralph! Oh, tsaka ano, they were expecting actually Russo doon dahil sa lakad, dahil sa swag, I guess, na pinapakita nila. At saka, gulat na gulat sila kasi nga, na-reinforce pa yon doon sa boses siguro na pinatugtog nung umagang yon. Yes. But yeah, tama. Pero tensya ko si Kuya, ginawa niyang wake-up call si Mika at si Russo dahil yun ang hula ng mga housemates. So parang, para sa kanya, akala niya sila ha. So talagang tinodo niya with the wake-up call. Pero ano sa tingin, what did you think of the, kumbaga, draft pick? Pinili ni Ralph muna si Andrea, then si Amanda, si Gian, and then si Ralph, si Kobe, and huli si Leo Fern. Ako, parang ano eh, pareho sana ako nung naiisip ni Chico last night. Na ang sabi ni Chico, Ralph is gonna pick Kobe, and then Andrea is gonna pick, or Amanda is gonna pick Andrea, and then Ralph will pick Leofer. Amanda will be picking Gian huli. Pero nagulat ako. Kasi, magkakaibigan yung mga to eh. Diba? It's not bad naman. Siyempre, kaibigan, mm-hmm. pangarap. Pero, alam nila yung ano eh. Alam nila yung kakayahan ng isa't isa. And, wala naman silang idea kung ano yung magiging task. But, it's gonna be an interesting fight. Ang hula ko sa kanilang, sana may ex-housemate tayo kasama, I'd love to hear their thoughts, pero ang hula ko sa kanilang choice is really strategic. Hindi nila inisip yung kaibigan. And nasabi kong strategic, hindi dahil madaling talunin si Andrea, then Kobe, then Gian, then Leofer, but more of, siguro tiningnan nila yung strength nila kung alin yung kung sino yung feeling nila mas kaya nilang talunin based on parang batting average. And I only say this because hinuli si Leofer. Kasi by history, si Leofer ang pinakamahirap talunin across the board. Yeah. Ako, naisip ko rin. Ako na ko, Drea, kasi best friends niya. Yun niya eh. I think yung mga Kodria fans ngayon, what's gonna happen? What's gonna happen? Siyempre, magkakabarkada yan at the end of the day, kung sino yung manalo, susuportahan nila yung isa't isa. Yun naman yung maganda. But I think there was this conscious effort sa parte ni Ralph na hindi piliin si Gian. Kasi parang sinasabi nga ng housemates, lalong-lalo ni Chico na I think may bilin pa nga eh, di ba? Na sinabi si Chico na huwag mong piliin si Gian. I'm not so sure, but I have to review
some footage regarding that one. So, yun. Yun ang ano, naisip ko. Kay Amanda naman, Gian and Leofer. Mm-hmm. Well, Leofer, basically, hindi naman niya pinili. Yun talaga ang natira. But that does make sense na hindi nila pipiliin hamunin ang big win. Hindi eh. They're in the competition eh. Ang hirap! Oh. Ang hirap! Ang hirap na naging thought process ni Ralph at ni Amanda for sure. Pero, eto na, sasabak na ang ating mga housemates sa first challenger task. Kaya naman, please tweet using the hashtag PBB First Challenger Task. At actually, ngayon tayo ay trending. Maraming salamat. And kahit na ganun ka-intimidating yung sinabi ni Ralph kay Andrea at Kobe, ano naman, feeling ko talagang nag-game face on lang siya. Pero that doesn't mean na they are any less friends. Yeah. And itong task, and task papunta sa Big Four. So, malaki talaga yung reward just in case manalo sila. Pero ano ba nga ba ang magiging kahihinatnan ng laro? Panoorin natin sa PBB Connect. Ito na. I just have to say this, Ate V. When it comes to tasks, tulad na sinasabi ng mga housemates, si Ralph, yung batting average niya, tulad na sinabi mo, medyo hindi okay. Lalo na compared to Kobe and to Andrea. Yeah. Yes. Actually, that also came from Chico, that came from Ella, that lots came of housemates. From several housemates. Sa isang hinarap ni Kobe, Andrea, at Prof ang challenger task. Believe in yourself, Andy. Kobe. Po, kuya. Andrea. Ralph. Yes po, kuya. Welcome to your challenger task. Na tatawagin kong Transfer Cup Power Task. This challenger task is a combination of three tasks that you did before. Transfer Cup Power. Para sa unang challenger task na Transfer Cup Tower, kailangan mag-add ng tatlong numbers ang housemates para mabuksan ang lock ng isang black box. Pag nabuksan na ang black box, ilalagay naman muna ang red cup sa blue table at siko lamang ang maaaring gamitin para makabuo ng cup tower na may 14 na layer sa ibabaw ng yellow table. Pag nagawa niya ito, ay ilipat niya ang yellow tabletop papunta sa kabilang mesa na may 20 feet ang layo. Kung sakali mahulog ang cup sa kanyang paglilipat, ay maaari niya gamitin ang kamay sa muling pagbuo ng cup tower. Kapag na-transfer na niya ang cup tower, ay pipindutin niya ang buzzer para matapos ang oras. Maaagaw lamang ni Ralph ang pwesto sa Big Four kung siya ay magkakaroon ng pinakamabilis na oras sa tatlo. Kung magagawa niya ito, ang mas may mababang oras kina Andrea at Kobe ang siyang lalabas ng bahay. Okay, okay. Ready, get set, go! Sa pag-add ng mga numero, isang panggulo naman ang narinig. Knowing kuya, may laro yan. Season 9, 18 housemates. Big 4 challenge. Oh, bad team! I had to make sure I was correct. And I just repeat it to myself because something coming from the speaker and it was trying to confuse me. So I'd really be like, no, 6, 6, 6, 6. Like, I'd have to repeat it to myself so I didn't get confused. Kuya, 25,856. So they can keep computing till they get it. 143. Oh my God, bad trip si Justin. Bad trip si Justin. Na ganun? Kuya, 25,956. Kung nalito ng kaunti dahil sa distraction, si Andrea naman. Go! Yung in-add ko po muna is yung A and B po, kuya. First four numbers dun sa number na yun po, kuya. Para ma-add ko po siya. Sige nga, Mr. Magdali, what's the easiest way? Andrea's way or Kobe's way? Numbers po. Para po ulit po siya sa brain. Andrea's way, definitely. Ah, two muna. Season 9.
Honestly, Kuya, I was too focused on solving the numbers po, so I completely ignored it. 2, 5, 9, 5, 6. 25,956. Honestly po, I was proud of myself na hindi ako nawalan sa focus po. Hindi na-distract si Andrea. Paano naman kaya si Ralph? Go! Aminin ko kaya, sobrang pagdating po talaga sa math, sobrang hindi po ako ganun kagaling. Knowing Kuya, may laro yan. Season 9, 18 housemates. Big 4 challenge. Bad 38,600. Ang kontrabide! Parang mga sinasabi niya ako yung mga posible pong answer. Challenges. Tapos parang nagbabaka sakali ako, Kuya, baka pag inaas ko po yung flag, tapos sinabi ko po yung mga numero na sinasabi niya po, baka tama po. 36,812. Ayun, Kuya, hindi po pala. Ilang beses din ako, Kuya, napasunod kung baka mamaya sa din po yung sagot. 43,127. Kaya nung ano po, tinry ko na lang po talaga mag-solve po ng sarili ko po. 25,956. Matapos mabuksan ang kahon, nagsimula na mag-stack ng cups sina Ralph, Andrea at Kobe. I knew it's gonna be really challenging, especially because it's really delicate, the cups, but I knew that it wasn't gonna be easy at all, but I was just thinking I was gonna do my best and try and have fun, but. Grabe yung sikon! Even if it fell, I just went straight back into it. Hirap? I have no time to like just look and worry and whine about what just happened. Grabe mindset ni Kobe, ah. Oh, wow. My mindset was just if it falls just pick it back up and start again. Pero bago tuloy ang mabuo ang tower ni Kobe, mukhang nagka-problema siya. Where's my last cup? Yeah, I thought I was losing a cup, Kuya. I was really confused. Kuya, I'm missing my last cup, po. 14. Oh, wow. And then I saw that it was at the right side. There was two cups stacked on each other. And I was like, oh my gosh, I have to take this out. At least, hindi lahat, no? Yeah, I was kind of annoyed at myself that happened, po, but I was just like, I'm gonna take it out right away. I'm just gonna take it out piece by piece and just start over on that side again. Kung si Kobe maraming abriya sa pagbuo ng tower gamit ang siko, si Ralph naman. Kuya, naalala ko ng Kuya yung siko po sa parang ginawa po namin sa HOH po yun, Kuya, yung mga ping pong balls po, parang madali lang po siya, parang dahan-dahan ka lang. Yun naman po lagi. Oh my gosh, sabi pa naman nila nervyoso si Ralph, nanginginig. Yan. Motivate yourself. Bakit kinakabahan? Diba? Natapos agad ni Ralph ang pagbuo ng tower, paano naman kaya si Andrea? Nanginginig po ako nun, Kuya, and I was trying to focus on my breathing kasi ayoko pong mahulog yung small breathing. Red cups na yun. Alam mo, ang gaganda ng discarte nilang tatlo, ah. I was really focused kanina, Kuya. I was telling myself na, okay, just take it one cup at a time. Oh. Ang bilis po niya matumba, parang isang tama lang. Matutumba po siya. Siguro, kailangan ko talaga mag-side, kailangan ko i-adjust yung
positioning ng elbows ko po para hindi ko po matamaan yung small red cups. Mas matataranta ako kung dyan binigay yung boss ni Justin. I was happy na I was able to stack them. Maayos naman. Pero alam mo, building it is one thing. Transferring it is another. Ay! Ayan, at least kamay, pwede na. I really had to calm myself down kasi I was shaking talaga kanina, kuya. Sobrang nanghihindig ako. Matapos mahulugan ang unang beses, binuuli ni Andrea ang kanyang tower at ngayon ay maaari nang gamitin ang kanyang kamay. Si Kobe din ay nagsimula nang ilipat ang kanyang tower. Cool! And yes, we are back dito lang sa Kapamilya Online Live. Sobrang nabitin ako, kaya ngayon, balik na tayo agad sa PBB Connect. Huh? Ay, hindi pa ba? Sorry. Sobrang nakakabitin naman kasi. Ang galing ng ng laro nila. And okay, now at least we know the mechanics. Ang kailangan mangyari is kailangan maging pinakamabilis si Ralph doon sa tatlo para mabump off niya yung isa sa Big Four or sa kila Kobe or Andrea. Mm-hmm. At kung sino naman yung pinaka-mabagal sa kanilang dalawa, eh yun yung tuluyan ng aalis. Yun ay kung maging pinaka-mabilis si Ral. Yes. Meaning siya ang makakatalo dun sa dalawa, kina Kobe at Andrea. Sobrang nakaka-tense yung first challenger task, but I have to say ha, so far sa nakita natin sa task na ito, talagang itong tatlong housemates na ito, sina Andrea, Kobe, and Ralph, Big Four material talaga sila. Dahil ganda nung mindset nila, di ba? Si Kobe, sinabi niya na kahit na mahulog, ayaw niyang mawala ng pag-asa dahil gusto niya, dire-diretso nung siya, ayaw niya mag-distract. Si Ralph naman talagang pinaalala sa sarili niya na para sa pangarap. Si Andrea naman, grabe din yung focus. Talagang, oo, may breathing, which is very important din. Galing ng tatlo. And to be honest, we have no idea kung sino nala sa task na ito. At sobrang nakaka-tense. It's anybody's game. Anybody's game. Totoo yan. Siyempre, yung mga kapamilya natin, mga kumunisin, yung mga ka-A-to-Z natin at mga kapatid natin, may kanya-kanyang pambato eh. Pero at this point, I think, panalo na sila by showcasing their personalities, their talents, their skills, and their sensibility of resiliency. Kasi lahat sila nagbabounce back lang kahit anong mangyari. But again, matindi yung magiging reward nito kung sakasakali, lalong-lalo na sa ating challenger. Importante, yeah. Ang kailangan mangyari is kailangan pinakamabilis. Kasi kung hindi, kung siya ay second or last, of course, walang bearing yun. Mm-hmm. Ha, ano kayo mangyayari? Grabe. Pero bago tayo bumalik sa ating episode, gusto natin, Robby, imbitahan ng ating mga kapamilya na maki-Uber acting. Yes, kumuna kayo sa amin. Sa aming Big Night through our Uber Acting, pwede kayong mag-post ng inyong ginawang Kumu clip. Pili kayo ng isang eksena mula sa season na ito. I-Uber Acting ninyo. Pwede kayong may ka-eksena siguro, di ba? Gawin yung Kumu clip at i-upload sa inyong Kumu account and also share it on your social media accounts. Please itag nyo ang PBB official Facebook or Twitter accounts. At kung matindi ang inyong pag-arte, maaaring ipalabas ang inyong video sa aming Big Night sa March 14. Kaya, kumonek na kayo sa Uber Acting. Sino kinagaya mo, Robby? Tingnan natin. Si Franzen. Malayo. Ang layo talaga. Pero syempre, nalalapit na nga, no? Ang Big Night. Kaya, guys, tutukuho kayo kasi matindi ang mga kaganapan. And thank you so much for making us friend PBB First Challenger Task. For tonight, it's a battle between... rock pala to eh. It's a rock battle. Ralph, Andrea, and Kobe. And I am assuming dahil patapos na ang ating episode, bukas naman mapapanood natin ang face-off
nina Leofer, Gian, and Amanda. Grabe, wag na kayong bibitiw dito sa huling mga araw ng Pinoy Big Brother Connect. At ngayon, eto na. Balik na tayo. First challenger task. Magliliwanag din ang lalakitan. Unless alam mo ba kung sino nanalo? Wala akong idea. Promise yan. Okay, ito wala ako sinabi ni Monica. Iligtas niyo po si Loisa. Wawa! Wawa si Loisa. Loisa! Isang araw na alam lang. Alam mo, pwede natin i-collect yung mga former housemates ni Kuya na may mga iba't ibang hugot. Hugot club. Including you. Kasama ako doon. Gap 6, big win. But of course, siyempre, saludo ako kay ano, kay Mr. EJ Falcon. Naman! Ano yan? Ang tawag ko sa kanya, Philo. Kasi, first in, last out. Nagsisimula muling bumuo ng kanilang power. Ay, unang housemate ko pumasok in my edition. To compare it po kanina, mas mabilis kong maayos and mas tacky yung red cups with my hands. Madali po siyang i-adjust. Habang ang dalawa ay sinusubukan bumuo ulit ng tower, ang challenger naman ni si Ralph ay maglilipat na ng tower. Oh. Ito, mas nervous ko. Sobrang delikado nga po talaga. Isang galaw lang po talaga. Pwede na pong mahulog po. Bumuo na rin ang cup tower si Ralph gamit ang kamay katulad ni na Andrea at Kobe. Sinabi ko lang po sa sarili ko na ayusin ko lang, na mag-focus lang ako, na ayusin ko lang talaga yung pag-stack, yung pag-build. Okay, just breathe. You can do it. You can do it. And I have to adjust it. I have to look from every side po, front, back. Ano po, inisip ko po yung spot ko sa Big Four po na ayokong makuha to ng ibang tao. Ano? Andrea Abaya. Okay. What I did was kukunin ko po yung tabletop from the back, tapos magti-twist po ako paharap sa kabilang table po para hindi na po ako mag-move side to side po, para diretso na po yung lakad ko po, kuya. I was telling myself na just take it slow, na maglakad ka lang na mabagal, ganon. And yun, it honestly, sobrang hirap po, kuya. Oh! Grabe yung patience na kailangan mo sa task. And what I keep on seeing, pagkamat nahulugan si Ralph ng tore, pursigido pa rin ito base sa mga video clips na nakita natin. Ayun, kuya, nung pwede na po gamitin yung kamay. Para sa akin, kuya, parang mas napadali. Kobe and Andrea, or in tower nila, natatanggal na sira. Ano sila eh? Pick up agad. My motivation was my mom, nag-ano pa siya eh. My dad, Chico. May moment. May moment. Is it sulking? No naman. Pero siguro, dinadamdam pa niya. If Chico that would here, ano, that would consume time. To, yeah, just be calm, just keep fighting. I don't know if it would consume time. For me naman kasi iba-iba ng way ng handling ng frustration. I guess si Kobe at si Andrea, ayan o, parang she just had that look of disappointment, tapos may ganun siya. But yung ganun, that's 1 second compared to time lost, you mean? Time lost, oo. Pero kasi, feeling ko naman ah, yung kapag magaganon ka, kailangan niya yun ilabas eh. Kasi hindi niya pwedeng hindi ilabas. Mas oo naman. Oo. Ilabas mo yan. Hanggang sa nakasabihin ni Kobe, Ralph at Andrea ang tamang diskarte. When I was walking from the one side to the other, I really took my time. Well, we're having our Big Four discussion, no? I'm loving the thread right now. Ating comment section. Guys, tuloy nyo lang yan. Sino ba ang gusto nyong mapabilang sa Big Four even from the past season? Gusto kong makita. I saw a Vibery, a Joshua, a Loisa. Hello, yung Go Yum Yum. May nakita ako, Go Yum Yum. I was Cowries. Super happy Cowries. And I got to breathe talaga. And yun, I was so thankful. Thank you, Lord. Congrats, Maymay. Thank you, Lord.
Matapos ang challenge, agad naman ang kwento sina Andrea at Kobe sa ibang mga kasama. The it's like the diba math tama ako diba nagmata ko din we have to do math and then it's mahirap ba yung math mga no. Additional you know did you hear Justin yeah you know the 8 what was yours 25,956 yeah. I said 856 on accident then I had to compute again real quick 9 and then Justin lay yung audio lang pang distraction I yeah. didn't I heard it but then I was like Una, isa-stack namin yung small red cups with your elbows. Yeah, so it was like... So yung HOH game before. Yeah. So I guess iba ang cast ng... Dapat. Kasi napagkwentohan nila eh. Nagawa ko. Dapat. Kasi kung hindi, makagawa na sila ng strategy. Or, kung iba naman yung numbers. Matapos ang ilang oras, may nakita sa living room ang kasalukuyang Big Four. Oh! Uy! Bleh! I saw a box with the results of the Challenger Game 1 results box. Wala kailangan pa natin ko. Kinakabahan po kuya and medyo natatakot. Kaya. Oh my God. Kaya. I feel like four games lang. Yeah. Kung ano man yung magiging resulta, I'm ready to accept it po kuya. Everyone gets to try. Hindi natin sure. Pwede kasi nasa isang game, apat na exhaust. One game at a time. I hope that we came out as the ones who won. But if not, if it's not for me, Kuya, it's not for me. Abangan bukas! Magpakilala ka na. Maghaharap na sa hamon ang challenger na si Amanda at ang kanyang piniling agawan ng pwesto sa Oh my Bebo. God! Oh, okay. Malalaman na rin kung sino ang magiging official na Big Four ng edisyong ito. Oh, ay! Uy! Nagulat ako! Nagulat ako, ha? OMG! Grabe yung task! Grabe yung challenger task number 2! Taga lang! Pareho kaming suot nung nakita ko. Napalit ako. Magpapalit ako. Oh! Alam mo, that's intense. Yung last scene na nakita natin? Or yung... Lahat. Ay, nako. Well, ang nakakaalam lang yan ay yung mga taong nakatuto. Uy, pati ako binoto! BBS, Bianca, and Zanjo. Alayo! Salamat. George and Jai lang sila. Ang lalaki ng mga kapatid. May big winner, 4th and 5th. Kanina, tawa ako. May nagsabi ng, guys, ilabas yun na si Joshua. Naawa na. Sabaw na ang ating mga kapamilya. Oh, that is what the show is. Sabaw! Go Baron Geisler sa Big Four. Grabe lang! BBE Karen! Uy, bakit BBE Karen? BBS. BBS Dengue. Oh. I love the thread right now. I wanna say something pero bawal. Bawal sabihin. Bakit anong bawal sabihin? Huwag nating sabihin. BBS okay. Loisa. Ay grabe talaga. Okay. BBS Wendy, lakas. Maris Racal pa rin ang big winner ko. Ay, masaya ng thread today. Ipanalo na natin si Joshua Garcia. BBS Nene. Actually nga, no? Well, yung BBS and BBE, siguro malapit na nating marinig muli dahil nga, malapit na nga ang Big Night. Pero, ang ganda ng sinabi nga ni Sir Jerome Vargas. Sa thread na to ngayon, sabi niya, it only shows how PBB has made this impact sa lahat ng tao. And it cuts across every generation. Diba? Tagal na ng PBB. At for sure, magpapatuloy po ang PBB. Asahan niyo po yan. Dahil po sa inyo yan, mga kapamilya. Thank you. Yes. Dami. Maraming salamat. Pero as trivia, and baka matulungan tayo ng ating producers dito,
BB space name pa lang nung edition ko, edition mo din. At nagsimula lang ang BBS at BBE nung Slater Young. Unlimited. Yeah. Yes, the edition of Slater Young. Pero bago nun, ang voting syntax lang ay BB space. BB space, name of housemate. It said sa 236. Maari kang bibili. Grabe to! BBS Spain, Baninay for Big Winner, Ryan Bang ng Malakas. Ate B? Oh my gosh, yes. What do you call those cards? Vote cards. Vote cards. Para ibili sa mga convenience store. Para, ano, vote in bulk. Tama ba? Yes. Oh, yan, yan. Grabe. Oh, grabe talaga. Grabe nung napagdaanan. I love it. Pero, I guess, bukas natin malalaman kung ano ang laman ng envelope na yon, kung ano ang magiging second challenger task para kina Leo, Fergian at Amanda. At syempre, tulad na sinabi ni Tony, kung sino ang ating official Big Four para sa edisyon ito. Uy! Ha? Bakit? Wow! Wow! Okay. Bakit? Wala lang. So excited na, excited na ako malaman kung alam mo kung ano yung isa pa akong excited. Dahil bukas, sabi ni Kuya, malalaman natin ang official Big Four. Eh, may ilang araw pa bago mag-Big Night. So, ibig sabihin, meron pang haharapin ang ating Big Four. Ako ang fearless forecast ko dyan. Hindi mawawala doon sa pagkilatis ng ating Big Four. Mm. From Sabaw, ihaw tayo. Ay, grabe. Ang galing ng segue mo doon, ha? Kailangan, kailangan. How to ihaw. Oo. Pero syempre, sana, let's ask our boss, tuloy pa po ba ang awards natin na magaganap very soon? I hope so. At kung meron po kayong categories for our pa-award show. O nga, no? Pa-award show. Eh, sabihin niyo po yan sa amin. Also, malapit na po ang deadline for our Uber acting. Sana magawa niyo yun. I-send niyo po ang inyong mga clips sa amin para makita po namin at magkaroon ng chance na mapabilang sa ating Big Night, no? Ganda kaya yun. Ate B, anong task mo? Malalaman mo yan sa takbang panahon. Okay. Okay. Fair enough. Ayan na ang saya-saya nila sa ihaw na sinabi mo. Let's see kung mangyayari ang ihawan na yan. Pero if ever, keep on tweeting the PBB official social media accounts para kung may mga tanong kayo, kung may feelings. Siyempre, tulad na sinabi ni Robbie, Uber acting. Guys, i-vote niyo naman si Joaquim. Alam kita ko, grabe. Oo nga, no? Itong mga pangalang ito. I love thank you. For reminding us. Matagal na nga ang yes, Ate B? Sabi ni RJ Shuki, ito kaibigan pa ni Melay, BBS, Mary Grace. Tama. Sa, ano yan? Grabe! Elevator. Tama. Hindi, iba. Yun, Ate B. Asa ba? Ay, oo nga. Elevator. Yung maganda. Actually, you know what? This is interesting, ah, Madam Chair. Ay, mali ako. You know what? We should do, like, a game ka na ba type? Ng PBB. Alam mo, ang tagal ko nang gusto yan gawin talaga. Eh, ang sino ang housemate na ganyan? Sino si Mary Grace? Naalala ko na yung ginagaya ni Melay. Oo, yung na kasi sa Robin. Oo nga. Terry Del Leon. Tama. Pero sobrang interesting kasi may mga nagsasabi dito, BBE Uma. Ganun kalayo. At tulad na sinabi natin, ang BBE ay nasimula lang sa PBB Unlimited, which is season 4. So I'm curious, sino nga ang BBE ng mga tao
nung season 1, season 2, at season 3, ako siguro BBE malamang. Pero, di ba, sino ang i-BBE na mga tao kung sakali dati, no? BBE, San-San. Ano? San-San. San-San. But it was just last season, di ba, si San-San? BBS Beagle. Or Regal. Regal. Third. Ano yun? Third big placer. Regal. Ang sa'yo ay akin. Pero syempre, grabe yung mga moments na yun. No? Grabe. And dami na Rita. Oh, dami talaga. And we are gonna be having so much more of this kind of fun tomorrow as we continue our journey dito sa ating PUB Connect. Alright? Tomorrow is gonna be another day. Last, what is the soup for tomorrow? Let's see. Miyerkules? What is a Miyerkules soup? Molo Miyerkules? Miswa Miyerkules? Wonton Wednesday siyata tayo. Oh yeah. Last Wonton Wednesday for tomorrow. Let's make it count. Okay? Ako po si Robbie Domingo. Ako naman si Bianca Gonzalez. At kita-kita tayo bukas dito lang sa Pinoy Big Brother Connect. Correct. Masyal lang ano na yun. Sa'yo ba yun? Tara na, abutin ng pangarap, di papipigil sa bawat hakbang dahil connected na tayo. Isang awitin, meron akong naisang bitin. Pangarap ay aabutin, kasing taas ng bituin. Tayo ay maglalakbay sabay-sabay. Tara na, abutin ng pangarap, di papipigil sa bawat hakbang sasaya. Kalungkutan di ka iiwan dahil connected na tayo.